Pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay ninyo sa kanya. So, posible ba na yung pinos ni Matamorosa doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Marlica? I have watched also Marlica. I think ang nakakawa siya because he is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. Attorney Vince Delgado. Yes, Mr. Chair. Good morning po. Yes. Ano ang connection mo kay PDEA Director General Lasso? Totoo ba na binigay sa iyo ni DG Lasso ang CCTV footage na nagpapakita na ikaw ay hinaharas dahil sa pagbusina mo sa kutsinya? Kung binigay niya sa iyo, ikaw ba ang nagbigay ng video na ito sa viral blogger na si Maharlika? Your Honor, good morning po. If I may read, Your Honor, may niready po ako na statement para sa para mapakita. Sige, please. Mr. Chair and members of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Senate Blue Ribbon Committee for giving time and attention to address this matter of document security in government agencies. Maiksing pakilala lang po. This is not Blue Ribbon Committee. This is Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Thank you. Sorry, Your Honor. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Maiksing pakilala lang po. Ako po si Attorney Alvin Sen Ma G. Delgado. Dati po akong agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati? Opo. So ngayon, hindi na? Hindi na po. Umalis ka na sa PDEA? Opo. Kailan lang? Nung Genoa, nag-resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6 po, 2024. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. November. Pagka-December, nag-resign ka? Opo. Nag-tender po ako ng resignation. Okay. Please continue. Opo. Nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, sabi ko na resign na po ako January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan na ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments about dun po sa pangyayari. Ito po. Yung sa patungkol po doon sa statement, mahaba po yung sinabi ni DG Lasso, hindi ko na po babasahin na nasa ano naman po. Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DG Lasso. Pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po nun, nag-request po ako ng CCTV footage, pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya laban kay DG Lasso. Which was granted by DG Lasso? Apo, apo. Binigay sa'yo? Binigay niya po. Thank you. Apo. Ang ginawa ko po sa video ay sinabit ko po ito bilang pati ng proof ko or evidence sa ombudsman po. Pero ito po, bago po maibigay sa akin ang kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po ng administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Meron po akong pruweba, pwede ko rin po isubmit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si DG Lasso nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa PDEA Regional Office 1. Binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is, bahay sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na porket daw naka-inova lang siya, kaya ko raw siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So, sa pangyayari po na yun, alam niya na na-leak na po yung video na yun, yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po,
Kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, marami pong nag-reach, meron, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from EBS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si Miss Marlica na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue ng kaso laban sa kanya. Kasi po, bilang... Paano ka na-reach out ni Marlica? Sa ano po, yung mga videos po na pinapost niya, nakita ko po na sinasabi niya, Atty. Delgado, ganyan, gusto niya po akong interviewin, pero hindi ko po na paunlakan. Hindi naman po dahil against po ako sa kanya, pero dahil lang yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Yun. Correct. Abogado ka, di ba? Opo. Yun what to do. Continue. Tapos po, isingit ko na lang po, medyo hindi na relevant. Yung gawain po, yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yun po yung sa administration ni DG Lasso po. When you say kanila, sa administration po ni DG Lasso. Bali po, meron po akong problema, katulad ng sabi ko kanina, isasubmit okay. ko po sa committee, na yung ginagawain nila, mahilig po kasi sila magkalat sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-maling spell. Pero malinaw po na galing po yun sa kanila, sa director po. Yun po. Thank you. So, malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay Marlica. Hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Marlica yon from the internet. Kasi nagkalat naman kaya yan. Opo. Ako, hindi ko pa nakita yung video niyan eh. Pero nagkalat na. Opo. Okay. Sir, you want to say something? General Lasso. Yes, Your Honor. May I ask our Director for Intelligence Service who has control and custody of these CCTV tapes on how we control the... How we control providing copies of this CCTV footage, sir? Director Bitong, sir. Yes, go ahead, Director Bitong. Ang actual po na nangyari ay Friday, 5:47, dumating yung request ni Attorney Delgado, or should I say, Vince Delgado, 5:47 after office hours. Pagka Monday, dumating yung second letter niya complaining na bakit daw hindi ina-actionan. Dumating yung letter niya at the time, I think it's 3:23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa ombudsman. So, Friday, 5:47, lampas na ng office hours, wala ng tao. Pagka Monday, it's 3:23. If I'm not, I think, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung letter niya. So, the process po ng pag-release nito is, unang-una sir, bago po yung aming CCTV system, At meron po kaming policy on how we can extract and how we release this. So, nag-request nga po siya. Eventually, sir, binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating over this, ibinigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So, siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So, not even us. Hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So, just to answer your question, sir, yun po yung proseso na yan. So, meaning to say, you are debunking his claim that prior to your turning over of said footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung Can you elucidate? Hindi pa po yan lumalabas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung request ko po from Director. Wait, you say group chat of hindi ko, medyo ano po ah, ang nakalagay po dito is
IIS-IOD yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat, nakalagay po IS. Tapos dito po, may kita po na may mga video sila ni Finorward. So sino nag-post ng video? Pagkita mo yan, kung group chat. Po, yung sir lang po nakalagay, Matamorosa. Ha? Matamorosa po. Pero yung username po na nakalagay. Yung nag-post, siya nag-post. As far as your concern, sino yung Matamorosa? Agent po siya sa IS, pero sir, if I, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, may I, yeah. Your Honor, may I explain? After a while po, sir, ako ang feeling ko, at that time, sir, simula na nangyari yung incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened. Pero ito, sir, si Vince, kung ano nung pinagsasabi, sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma-release na po sa kanya yung the original video, I made it, I explained to the personnel of IS, all of these are authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is, isa lang ang pinanggagalingan ng news eh, si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po dun sa conference room ng IS with my personnel there. Pinakita ko po yung the original video. At nakita nila to na nagsisinungaling si Vince. Kasi it's very clear from the video. There was no mauling. There was no physical, wala pong sound. But there was no physical, no touching, sir. I hope, siguro some other time you will see that the most that the DJ did. Ginanyan lang po sir when he was going up dun sa kotse. Ginanyan lang siya, sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mauled. He wasn't mauled based from the 3 CCTVs that we provided. And all those people who were able to watch this should be able to that I am telling the truth. Thank you. Ang problema lang yung date. Yung date, kung kailan yan pinost. Anyway, inamin naman kayo ninyo, yung Matamorosa, tao mo, siya nag-post doon sa inyong website, pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay ninyo sa kanya. So, posible ba na yung pinost ni Matamorosa doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Maharlika? Yan yung nakarating kay Maharlika? No, sir, because ako po miss... Alam wala ko. Po akong access, sir, eh. Ako mismo. Alam ko, pag group chat natin, tayo lang, mga operative nag-group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Sir, I have watched also Maharlika. I think ang nakakaawa siya because he is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then, sir, kung titingnan mo, sinabi niya in one of his blogs na si Attorney Delgado ang nagpo-provide. I think you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her blogs, it's Attorney Vince ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this last night. So, in one of the blogs... You confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? No, Mr. Chair, hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Pula si Maharlika dito. Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead. Mr. Chair, meron po ako na-receive na chat from a certain user. Ang pangalan niya po is Ms. Maharlika, pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Pwede ko ba rin po ipakita sa inyo na wala po akong any contact kay Ms. Maharlika. Pero chinachat ka niya? Isang instance lang po. Ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya